Muli po, mapagpalang umaga sa inyong lahat at napaka ganda ng araw ngayon sapagkat tayo inabot muli ng pagpapala ng Panginoon at higit sa lahat tayo inabot ng kanyang biyayang buhay. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ito'y patungkol sa aklat ng Sirach chapter 3, Duties to Parents. Sirach chapter 3, verse 1 to the following. Children, listen to me. I am your father. Do what I tell you, and you will be safe. For the Lord has given the father's authority over their children, and given the children the obligation to obey their mothers. If you respect your father, you can make up for your sins, and if you honor your mother, you are earning great wealth. If you respect your father, one day your own children will make you happy. The Lord will hear your prayers. If you obey the Lord by honoring your father and making your mother happy, you will live a long life. Obey your parents as if you were their slave. Honor your father in everything you do and say, so that you may receive his blessing. When parents give their blessings, they give strength to their children's homes. But when they curse their children, they destroy the very foundations. Muli po, ito'y napakagandang salita ng Diyos na muling paalala sa atin na bilang mga anak tayo may obligasyon sa ating magulang na kailangan gampanan din natin bilang isang anak. May mga pagkakataon na minsan nagre-reklamo sa kanilang magulang kapag nga ng mga magulang ay tumatanda na. Nagreklamo kasi laging nagpapadala ng pera, laging nagtulong sa magulang. Pero lahat ng yun ay sabi nga, kahit anong gawin natin, anong may bigay natin sa ating magulang, ay hindi pa rin natin mapapantayan ang kanilang pagbibigay sa atin. Yun ang sila naging daluyan ng buhay. Dahil sa kanila, tayo ay kung ano narating natin. Dahil sa kanila yun, isa sila ang maraming parte nun. Sapagkat sila ay naging instrumento ng Diyos para tayo mabuhay. So may mga bagay kapatid na kailangan ilagay natin sa ating isipan at puso. At ayon nga sa salita nating binabasa na kung tayo nagbigay kagalakan sa ating mga magulang, you will live a long life. At kung kayo mabubuhay na mahaba, alam din natin sapagkat sinabi din dito na tayo pagpapalain. Napakasarap na bilang isang anak na ang iyong ugnayan sa iyong magulang ay napaka maganda. Tsaka sabi, maikli lang ang buhay. Maikli ang buhay, minsan dumadating. May mga panahon na dumadating, maybe dumadating sa iyong buhay na kinareklamo sa iyong magulang. Nareklamo ka, ganito yung magulang. Sa totoo, walang perfectong magulang. Tao sila nagkakamali, pero they do their best. Sila nagsika para magampanan din nila ang kailang katungkulan, isip magulang. Pero kung ikay may magulang na sabihin natin hindi magandang magulang, sabi doon sa salita ng Diyos, igalang mo rin. Kung ikay nagpala sa iyong magulang, binibless mo yung magulang, tsak yun ay kayo mabibless din. At
ito nga ang salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ito'y paalala sa atin na igalang niyo ang iyong paglingkuran niyo ang iyong magulang nata para kayong isang lingkod, para kayong isang slave. Kung ikay isang lingkod, kung ikay ikay may obligasyon sa iyong magulang, kailangan di ka nareklamo. Pero bilang isang tao din, may times na din ang reklamo. Pero kailangan, sabi nga, dahil sa ating tutunan, puro po may people lack of knowledge, so they are destroyed. So yun ang sabi, Hoseas chapter 4 verse 6. Dahil ang tao ay kulang sa kaalaman, ito'y sila'y nasisira. Kailangan ang kaalaman din bilang mga alaga sa ating mga magulang sa pamagitan din ng salita ng Diyos. So, at ito'y napakayaman. Napakayaman ang salita ng Diyos sa mga aral kung paano natin mapaganda pa ang ating buhay. Buhay na may mga magulang na sila'y buhay pa ngayon. So, huwag natin hayaan pagkakataon na sila'y masabihan natin na I love you, Ma. I love you pa. Salamat. Sapagkat kung wala na masasabihan. Masabi mo ko sa'yo. Hindi ko nasabihan ang aking mga magulang. Hindi ko nasabihan si Papa. Hindi ko nasabihan si Mama. So, kahit sa sumbrang kabisihan man sa ating buhay. Sapagkat lalo tigit sa mga OFW kagaya sa ating mga OFW na malayo tayo sa ating bansa, sa ating mga magulang, kailangan iparamdam natin sa kanila. Mahal natin sila. At sabi nga baka ngayon nakakalimot ka na, hindi ka na nagpadalas yung magulang. So huwag din makalimot na padalas sa mga magulang. Kung ikaw may nakakatulong, hindi mo siya tinutulong. Salamat sa Diyos pagkat sabi nga. Ngayon ang mga magulang, alam mo pag nakatanggap ng biyaya na galing sa Panginoon na sa magitan din natin, hindi sila natutuwa sa ito. At yun ang katotohanan. Kaya sa pandalian sila na natuwa din na nakapadala ka ng sabi na remittance. So muli po mga kapatid, sa araw na ito, muling paalala ng salita ng Diyos na paglingkuran nyo na mabuti ang mga magulang sapagkat may kailangan buhay. At kung may tampuhan mo kayo sa iyong mga magulang, mama at papa, tawagan. Kasi magulang talaga. Sabi nga, kung hindi ka maging magulang, hindi mo tunay na maranasan kung ano talaga ang magulang. At mahirap ang mga magulang, sabi nga, kung walang concrete foundation kung paano magpapalaki ng tama sa mga anak. At muli, sa araw na ito, tayo'y magninilay. Napaka nakalimutan natin yung obligasyon natin sa ating magulang. Kung may tampuhan man sa iyong ama na may nasabihan ka dati na hindi magandang, kailangan mo na. It's time to forgive and to forget. Ang napakaganda nun sa pagpatawad, ito'y isang desisyon. At naniwala mo na susundan ito na grasya ng Diyos. Matanggal ang mga bagay na hindi maganda sa ulay na mag-ama at ina. At maraming salamat po. At ito po si Brother Joe. Uli, ang pagkapala ng Panginoong Isus, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang kapayapaan, at higit sa lahat, ang kanyang pag-ibig ay sumasa inyong lahat. Shalom. God bless po.